ako, nadadami kayo, nako-question kayo ng mga girlfriend nyo dahil sa issue namin, napaghihinalaan din kayo. Gusto kong bigay ng mensahe na dahil nasubukan ko magloko, sinasabi ko po sa inyo na walang ibang magiging kapalit tong panloloko nyo sa taong nagmamahal sa inyo, kundi kamalasan, kontensya, gabi-gabi. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag nyo na po subukan. Yun po. Salamat po. And I can feel your sincerity, sir. Napipil ko po. Salamat po, sir. Tulad po, salamat. Alam ko, sincere po kayo dun sa mga sinabi nyo. Ma'am Dambi, Ma'am Dambi and Ma'am Nika, baka po di hong mag-apologize kayo kay Camille. Wag na ho kay, ano, wag na kay Jay Sam. Kay Camille na lang po, kasi biktima po rin si Camille. Baka pwede ho, Miss Dambi. Sir Rafi, di ko po kasi makita kung saan ako nagkamali. Kasi hindi naman ako... Siguro man para makamove on na. Kasi baliktarin po natin yung mundo. Kayo po si Camille. Okay? At meron po kayong boyfriend o live-in partner. Hindi ng asawa, matagal na kayo nagpamahalan. And then, meron pong sumingit. Opo, sir. Victim lang din naman po ako dito. I know. Pero ang pinaka-victim po talaga dito si Camille. Sige, if you don't want to apologize, it's up to you. Kasi request lang po yan ni Sir Jay Sam. Victim po kasi ako dito, sir. Sige po. Okay lang po yun. Yung pagsusorry po, yun po'y hindi naman obligasyon. Kumbaga, option niyo po yun. Hindi ganito. Totoo nga po, ma'am. Sinabi ko naman kanina pa to, biktima rin kayo. Pero ang pinaka-victim talaga rito, kung tutusin, si Camille. Kayo po, Ma'am Nika, gusto niyo pa apologize o hindi? Option niyo po yun. Hello, sir. Sa akin po, mag-sorry po ako dun sa part na alam kong nagkamali ako. Okay. Ayun. Nakausap na po kasi, okay na po ba? Opo. So, okay na po, ma'am. Nakausap po kasi kami ni Camille sa phone. And, ayun, naayos. Hindi ko po alam po naayos namin dun lahat. Pero sinabi ko naman po sa kanya yung naging pagkakamali ko. Pero dito, since nandito ka na, Camille, I know na nasaktan ka. And nasaktan din naman ako. At lumalakad yung issue. And also, we've been receiving both opinions sa parehong side. At gusto kong mag-sorry kung sa pagkakataon na dahil sa pinili kong magmahal, sa pinili kong maging masaya, is hindi ko na nabulag ako sa katotohanan ng pwede kitang masaktan. And I faced the consequence naman na kasi pati po yung pagkatao ko na yurakan, yung image ko na matagal kong inalagaan is nasira na po. Pero gusto kong mag-sorry dun sa naramdaman mo kasi alam ko hindi yun biro. And babae din ako, naintindihan kita. And yun po na sana sa darating na araw na to is natuto tayo sa lahat ng pagkakamali. Kasi after everything, lagi naman tayong may pagkakataon para magbago. And never magiging sukatan ng kakayahan mo, never magiging sukatan ng pagkatao mo, yung minsang pagkakamali na napili mong gawin. Okay. And yun lang po. Well said, well said. Okay. Kayo po, last word na lang po. Last words. Ma'am Camille, may gusto kayong sabihin bago tayo magtapos? Nandiyan pa ba si Ma'am Camille? Sir Rafi, pwede po ba magsalita yung mami ko? Ah, sige po, sige po. Mami ni Dambi. Okay. Hello po. Sige Maganda po. Maganda nga si Mami Gilio. Mami Gilio, Mami Gilio. Ano pong gusto niyo sabihin, Mami Gilio? Wala po kasing linawin uli kasi hindi po ma-express ng anak ko. Si Dambi po kasi hindi niya po mahanap yung dahilan bakit kailangan niya pong mag-sorry kay Camille. Eh si Camille po ang nag-post sa anak ko na yung anak ko po ay idinamay lang po nila. Idinamay okay. Po nila yung anak ko. Wala namang pong relasyon yung anak ko kay Jay Sam. Bakit po mag-sorry si Dambi? Dapat nga po sila... Kaya nga po kami lumapit sa inyo dahil gusto po namin linisin po nila yung pangalan ng anak ko dahil hindi naman po nagkaroon ng relasyon yung anak ko at saka si Jay Sam. Si Jay Sam po ay kaibigan Hello po ng anak ko at boyfriend niya. Tapos ipinost po, idinamay nila yung anak ko sa pagpo-post na babae daw po ni Jay Sam, si Dambi, eh hindi naman po yun nangyari. Okay. Okay. Pag-apologize, ma'am, galing po kay Jay Sam yon. At sabi ko naman, baka gusto nga niya para makabupo na. However, kung ayaw po ni Ma'am Dambi, okay lang po yon. Hindi naman sa pilitan. Gusto mong salita, Ma'am Camille? Hello po. Sino si Ma'am Camille? Ako po to. Sige po, go ahead po. Gusto ko lang din po sabihin sa anak nyo
na bago siya sumakay ng sasakyan namin at nakipaghalikan, sana po bukas po yung isip niya bago niya po gawin yun. At bago din po kayo magreklamo. At saka sana rin po, Mamigilyo, Mamigilyo, pabayaan po natin magsalita si Camille. Pwede po ba? Sige po, go ahead po, Miss Camille. Pwede po ba? Sige po, go ahead po. At saka bago po siya mag-isip kung bakit hindi namin din siya sinisisi, eh abot po ang send ng anak niyo ng suso sa boyfriend ko. Sana po alam niyo yun. At alam niyo rin naman po may anak yung anak niyo. May pamilya na po yan. Pero bakit po niya pinili maging ganyan? Ang pagkakasabi rin po sa akin ni Jay Sam, may gusto rin po niya maging sugar daddy si Jay Sam. Alam niyo po ba yun? Napasama patuloy. Okay na sana. Alam niyo po ba yun, ma'am? Tayo kasi lagi biroan sa mga pinag-uusapan natin. At saka, alam mo, Dambi, ang bobo mo. Literal. Alam mo kami, wala naman akong ginusto dito. Hindi naman ako nag-insist nito eh. Napaikot lang naman ako dito eh. Nabilog, wow. Nabilog ako pati yung sa mga pictures na yan. Sabihin mo kung paano yung halik. Sabihin mo yung halik yung ginawa. Dapat nga i-demanda mo si alam Jason. Alam mo, tatanggapin mo na lang yung ginawa mo, hindi mo pa magawa. Chat ka ng chat sa akin. Wow, ang sexy mo. Wow, ang ganda mo. Tapos, ganyan pala gagawin mo sa akin. Anong klaseng pagkakaibigan yan, Dambi? Di ka na nahiya sa pamilya mo. Kung hindi naman dahil sa'yo na tuwing nag-aaway kayo ni Jason, parang ginagawa mong gusto mo na i-compose. Diyos po, napakakitid ng utak mo. Grabe. Ka naman pwedeng i-chat eh. Siguro parang naging way na yun ni Jason na magtuloy-tuloy. Diyos ko, isipin mo yung utak mo. Hindi puro suso ah. Dapat hindi ka nag-chat. Ex mo na yun eh. Tira ulo ka ba? Dapat hindi nyo na kami matamay kapag ka-out kayo. Dapat hindi ka nakikipaglandian kung alam mong may kabahay na. Nakikipaghalikan ka pa. Bakit ako ba? Ako ba ang nag-insist? Ako ba lumandi? Hindi naman, di ba? Babae ka! Sabihin mo ako. Napakakitid ng utak. Sabihin mo ako ang ginawa. Ako, wala akong gusto sa mga nangyari na to. Lalo yung sinasabi niyo sa sasakyan. Sir Tulfo, pasensya na po. Ako na po aawat para hindi na po mapunta po sa kung saan pa po to. Ako po talaga yung may kasalanan. Sadyang nadadala lang po ng galit si Camille na intindihan ko po. Pero, yun po, pasensya na po talaga kasi kasalanan ko po talaga to, Sir Tulfo. Ayan, sir. Sir Jason, may gusto ba kayong sabihin sa mga sinabi po ng mami ni Miss Dambi? Ito po, ako po talaga humihingi ng pasensya kasi hindi naman po to mangyayari kung hindi ko rin po talaga ginusto. Kasalanan ko po talaga. Hinihiling ko po na sana makapag-move forward na po tayo. Haharapin ko po to bilang lalaki. Ayun. Sana po na po lumaki to lalo. Okay. Maganda yung ginawa mo, Jason, nagpakalalaki ka at pinanindigan mo yung kasalanan mo. So, I hope lahat po tayo maka-move over na. Kayo po, maging kayo po, Mami Gilio. Sana po, ma'am. Gusto ko lang naman po sabihin yung mga nangyari sa sasakyan po na yung sa halikan po. Hindi po, sir, hinalikan naman po ako, sir. Wala naman po nangyaring malala nun. Tapos sinasabi ko po nila na may nangyari po na wala nga po nangyari sa Ma'am, maaaring nga po ma'am walang nangyari sa inyo. Maniniwala po ako na maaaring walang nangyari sa inyo. Pero ang dating po kasi yan kay Camille, malaswa. Kasi nga po, number one, sasakyan po nila yon ng kanyang boyfriend. And then number two, may picture na kahalikan mo siya na alam mo naman na itong si Jason ay taken na. Yun po yung pinupunto ni Camille doon, madam. Tapos meron pa yung kwento na sugar daddy, gusto mo maging sugar daddy raw si Jason. Eh nakarating kay Camille yun, lalong na high blood tong isa. Of course, kay sino babae na gagawing sugar daddy yung kanyang boyfriend, abay nakaka-high blood nga yun. Di po ba? Alam mo sir Rafi, alam naman po ni Jason na hindi namin po sineseryoso yung mga pinag-usapan namin na ganun. Huwag na lang po siguro palalain. Okay. Ma'am, alam niyo ma'am, okay na po sana ma'am eh.
kung hindi nagsalita si patensya na si Mami Gilio, okay na sana lahat. Tatahimik na si Camille, eh, di ba? Nananahimik na yung isa. And then nagsalita yung mami mo, ayun, na high blood tuloy si Camille, nakapagsalita siya ng kung ano-ano at hanggang sa may mga lumabas na hindi dapat lumabas pa. Oo nga po, sir. At saka yung sa laplapan, sir, hindi naman po siya laplapan. Inalikan naman po ako, sir. Okay, sige po. Ah, hindi laplapan. Okay, sige. Maaari nga po, hindi laplapan yun. So, sige po, Ma'am Dambi, at least nagkaliwanagan na, ayan po, si Sir Jason, nanindigin na po siya at inapo rin niya lahat. Po. Di ba, sir? Ako po, inilayo ko na po talaga yung cellphone ni Camille kasi alam ko po, magagalit at magagalit pa rin po siya sa mga naririnig po niyang sinasabi kay ni Miss Dambi po. Pero Sir Tulfo, ako po, humingi po talaga ako ng pasensya sa lahat ng nadamay, naapektuhan. At willing po akong magbago, hindi ko po ayaan habang buhay po akong maging manloloko. Jason, pero sana malinis mo yung pangalan ko kasi sobrang gusto ko maibalik yung trabaho ko. Alam mo naman, di ba, na boyfriend mo naman. At saka, alam mo naman, nag-away kami ng jowa ko. Naman yung work, yung sahod ko, di ba? Ang masasabi ko lang sa'yo, Dambi, ang kaya ko lang ayusin na problema, yung problema namin ni Camille, kasi sa tiwala pa lang, kukunin ko ulit yung tiwala ni Camille, sobrang habang panahon na para sa akin yun. Kung ano man yung personal na problema mo, ikaw na ang dapat umarap niyan kasi hindi lang naman ako yung may pagkakamali dito, hindi lang ako basta ang dapat sumolusyon sa lahat ng problemang nangyaring to. Tama, makasingit po. It takes two to tango. Ang ibig sabihin po ni Jason dito, Ma'am Dambi, akuin mo na may kasalanan ka. Pareho kayo may kasalanan dito. So, si Jason, inaayos niya yung problema niya kay Camille, ikaw din, ayusin mo yung problema mo sa boyfriend mo o mister mo. Yun na lang po siguro. Okay? Sige na po. At least, tapos na to para sa akin. Sana close na to. Maliban na lang kung magsasalita pa itong si Dambi, pero sa nakita ko, tapos na ito. Okay, Miss Dambi? Sir, ma'am. Yung sa akin po kasi na anong tawag dito, yung ang umaamin naman po ako na sa ma'am, okay, ma'am, ma'am, what is it that you want us to do? Ano pong gusto niyo mangyari, ma'am? Sir, ang sa akin lang naman, may naging kasalanan ako, inaamin ko naman talaga, at naging kasalanan ko. Pero ma'am, anong gusto niyo pang mangyari, ma'am? Anong gusto niyo mangyari? Gusto mo linawin na wala kayong relasyon. Gusto ko lang, sir, na maging malinaw po sa lahat, lalo po sa mga fans nila na wala po kami naging relasyon, sir. Yan okay. Lang po. Sige, loud and clear. Okay, sige. So gusto niyo pong malaman, gusto parating sa lahat ng mga netizens na wala kayong relasyon ni Jason. Good. Okay, yun lang. Tapos na, ma'am. Sir, hindi po kami nag-flirt, sir. Yun po. Wala po kami relasyon. Hindi po kami nagkagusto sa isa't isa. Wala pong flirt. Yun lang po, sir. Okay. Gusto ko malinaw sa kanila. At saka po pala, especially itong kwintas ko, tigilan nyo na po kasi ito po galing sa lola ko po to. Hindi po to galing kay Jason. Okay. Clear. Ayun na po. Okay na po, ma'am. Ayun. Opo. Sige. Ikaw, Nika, okay ka na rin. Clear na. Okay, wala na si Nika. At least makabuo hello natin. Hello po. Okay ka na, Nika. Ayun po, nag-sorry naman na din po ako. Good. And gusto ko lang din pong ma-clear yung ko in public. Yun okay. Po. Okay, sige po. Salamat po sa inyong dalawa, Ma'am Dambi at Ma'am Nika. Magandang hapon po sa inyo. At Sir Jason? Maraming salamat po, sir. Salamat po. Ako po, humingi ulit ako ng tawad sa lahat po ng nadamay, sa lahat po ng tao, at sa mga ibang kalalaki ang nadamay rin po. Na question ng mga girlfriend nila kung meron din po silang tinatago. Ang huling mensahe ko lang po ulit, kung naiisip niyo po na gawin to, wag na po. Kasi konsensya at kamalasan po yung babalik po talaga sa inyo. Kahit matagal niyo na pong tinatago, lalabas at lalabas pa rin po talaga. Sir, may request po itong si Rose Ann. Kung pwede na po, pagsalitayin natin si Camille, reaction po doon sa mga sinabi niyo. Lalabas siguro yung kayo naninindigan na at inaapon yung inyong kasalanan. Baka meron daw mensahe si Miss Camille. Ma'am Camille? Hello po. Okay, meron po kayong gustong sabihin at ito si Sir Jason nagsisisi at nakita ko naman po yung kanyang sincerity kanina. I can really see it na sincere siya pag-ako sa kanyang kasalanan, nagpakalalaki siya. Ano pong reaction niyo doon? Gusto ko lang po sabihin na sana maging lesson to sa lahat ng tao, lalo na sa mag-asawa. Na kapag alam niyo okay na yung buhay ng mga tao, please lang wag na kayong manggulo ganun. Kasi hindi nyo alam yung dadali ng tao. Kung gano'ng kasakit.
Lalo na sa mga babaeng walang utak. At di nag-iisip bago kumilos. Okay. Sana maging lesson lang sa inyo yung mga gantong bagay. Hello po, sir. Sige po. Ma'am Camille, maraming salamat po sa time na binigyan nyo sa amin. Magandang hapon po, Ma'am Camille, Sir Jayzam, Ma'am Dambi at Ma'am Nika. Okay? Tapos na.